O, unsa ang meaning sa adversity? Anahinig siya rin yung salbay. Unsa ang word na adversity? Sa kaling word na mas personal sa'yo, ginagamit na ito din na kwan? Na... Ito, so, habits na ba? Ang tagbalasa ni mo eh. English na misprosyon is bad luck. Okay? May sa Bisaya o sa Tagalog, ang meaning sa kwan is? O sa Bisaya sa kahirapan? Kalusod? Okay, kalusod yun sa kinabuhi. Kalusod yun mga lagad. O saan na ito pagsabot sa kalusod? O saan ito ka... kapag sabot sa mga difficulties. Now, amo niya itong tunan karoon, o misfortune, gitawag misa sa ibang English is bad luck. To understand God's purposes of adversity. Adversity can be our greatest motivation for spiritual growth. So, ang kining mga kalisod, kining mga bad luck, kining mga difficulties mao ni sa ang ato ang dako kayong pag motivate means pag lead on sa akong spiritual growth o gamit ni sa Ginoo para sa ato ang spiritual growth. Unsa klase ng mga kalisod atong agiyat? Una is kung sa kalusod ang gagiyan? Financial. Hindi mo ha? Ah, wala kayo kalusod. Saan mo kalusod ang gagiyan? Pamilya. O means, family. Family. Kung sa pagkita mga difficulties, financial. Kini ang pa-family, ikunan sa mga asawa, sa mga anak, ako, family, financial, hindi ba dito sa kuparta. Next is, isa pa ang mga difficulties. Palatian. Sakit, sickness. Isa na ito. Okay. Gawa sa sickness, gawa sa family, sa financial, sa sickness, sa pa. Naglitsog kasi yung mga emosyon. Okay, emosyon. Emosyon. Isa pa, kalisod po din mong spiritual. Isa pa ang spiritual? May gawat, ana, ang sickness at ako lang sa mga physical. Emotional, sa imuhang utok, intelektual. Intelektual, okay? Now, kinintanan, unsa ang purpose ani? Nanong na sa family problem, financial problem, sickness problem, emotional problem, and spiritual problem, also ang emotional sometimes indelicate. And what God purpose of these things? Para siluta sa itong sala kahapon? Remember na itong sala, bayad na sa ha? Cross sa Kalbaryo. Paid na, fully paid na ang imong sala. Pero, naipiro. Okay? Are you there? Sa langit, wala kayo bayaran. Pero napaka sa earth eh. Atin mong gihimaw ang sala. Sa langit o sa kalibutan? O, kalibutan. Kalibutan. Bisan, bayad tayo mong sala. Sa langit, wala kayo problema. Pero nakakatahid rin mong gihimaw ang sala. Buti nga lang baka na no. Sometimes, bunga sa ato ang mga salak sa test na katapunan ito. Pero ang good things lang, wala na dito. Anytime mawala ka, may trompeta, welcome! Ang problema lang, makabati ba tayo ng good and faithful servant? Welcome, good and faithful servant. Good and lazy servant. Good and faithful mo na yung ginapa na ako, mabatian, na if I die and facing Jesus in the heaven, welcome, good, and faithful servant. Okay, these problems,
These difficulties, family, financial, sickness, emotional, intellectual, and spiritual. Now, unsa ang katuyuan ani sa atong kinabuhi? What God's purpose? Okay? Unsa ang purpose? Our purposes. Okay? Number one, open your Bible in the book of Jeremiah, chapter 5, verse 14. So, sa last part nisa, kaya ang iyang sumpunan na na-mention nila ang panangapan. Basahan ko ang tanan. Then we focus sa last passage of verse. Jeremiah, and 35, verse 14. Old Testament tayo. Hello. Ang mga kaliwat ni Jonadab mituman sa sugo niya kanila sa dili pag-inom ug binog ug hangtod karon wala gayud kanila'y muinom ug binog apan kami bisan sa pagpunay ug sulti kanila wala gayud mamati kanako. Wala. Kita na si Jonadab, ano sa mga pari diya sa Israel. So, kinabawal sila ang Panginoong Pino kung they are, ang kita lang ito na dihalad para sa Ginoo. Na naadala ay pinaka-keyword, there is a King James Version. I have spoken unto you, be rising early and speaking, but ye hearken not unto us. Di ba naadala ay lahi ay pagkapano? Bigay. 35 verse 14, I have spoken unto you, rising early and speaking, but ye hearken not unto us. So number one, kung sa ginabuhat na ito, kanang halimbawa, for example, itula-tula, kung sa ginahin muna ito para mutanaw siya, ginatawag na ito ang, hello, nakabudiya. For example, ako ginabuhat. Kung saan niyo ko para makuha niyo ako ha? Para mamatay ko sa iyo ha? Ginayin mo nito sa ipag, ginabuhit ko. Ba't naka-i-serious ako ha? Na busy ko. Paminawan niyo mo ang matulis ko niya sa iyo. Para makuha ko niyo mo. Ikaw, naka-ginabuhat. God's way of getting our attention. Ay, mga times yung ba ang kinabuhi na ka ng busy na ka pa? Bigla ka ng sakin. Bigla ka na muninitabusin mo ha, para makamata ka. Ikaw sa Ginoo, I have spoken unto you rising early and speaking but ye hearken not unto us. So it means kini mga kalisod, kini mga difficulties na atong gagian, gialaw sa Ginoo na may tabo sa tuwang atanan, walay-walay pili. Walay pili sa tuwa, pastor man ka o naga-church lang. For the purpose is God's will of getting our attention. O sa'yo, Ginoo, nagpapansin na sa usahay. Kasi na yun mo ng kiss si Lord. Diba na may mga anak ka na mag-drawing? Tawagod ka man, natawa ko drawing. Kung saan ang ginaya mo sa bata para makuha ka. Iyato mo bang yung drawing? Man, natawa mo ako. Kung saan ang na? Kung hiton ka? Kung saan itong nasa masabot, ano? Mas kasama ko eh. Napaginabuhat din eh. Di ba? Gusto sa bata ang imong appreciation sa iyong trabaho. How much more siya? Kung saan yung situation dali? Family? Financial? Sickness? Emotional? Delikwal? Or spiritual? Ingon sa Ginoo, I have spoken unto you.
o nagasuri ang Ginoo, asa? Underscore wali. Okay? Sa underscore wali, nagasuri ang Ginoo. And speaking back you, hurricane, not unto us. May mga way na nagasuri ang Ginoo. Pwede po niyong anak, mingon, nay, tay, simba ka ba? Abi na to, iyahara to muna-muna. Ipasa sa Ginoo yung muna-muna sa bako sa bata. Ngayon, kapoy. Ayo. Init daw, di ba? So, ang una di ay na purpose, katuyuan. Nanong na ay kalisod, nanong na ay kahirapan, nanong na ay difficulties, nanong na ay misfortune yung tagmalasa niyo ay. Marang nataya ka ba na wakada o malasa yung dawong ay. Di ba siya mga bata, no? Malasay ka ba? Sugad na ka sa mong kinabuhi, di na may kapalit o bugas. Sugad na tao ka, asal ko rin mo yung mga anak. Adversity. Gusto ka ibalik sa Ginoo yung mga tensyon. Inawarang na ka eh. Na ako yung pastor na kilala, matali ni nanay ni Pastor Pabaw. Pastor siya, AJ. Okay? Iyang apelido kanta. Ako din sa iya ha. Gibiyaan niya ang ministry. Niyadto sa Saguma. Then, nagbuhin sa og mga kahayupan. Baboy, manok. Tingala sana iyang kamot, lakuan man sa good, swertihon sa mamagalaga nun, no, nagkasakit iyahang mga buwan, iyang mga kahayupan. Wala na pusta niyang manokan. Nagtanong na putag saging. Saging ang kita lang niya. Hello? Ang natingala sa siyang saging, na nung ipang daot man, nagabi man niyang atiman, eh gusto sa Ginoo, bumalik sa ministry. Wala problema kung katuwa ang mga rakit. Kasi tanang nasundan mo niya, basta ayaw lang kalinti mo relasyon sa niya. So, we need to be balanced. Na? So, number one is, purpose sa kalisod, purpose sa problema, difficulties sa family, financial, sickness, emotional, intellectual, spiritual, the God's way of getting our attention. Kasi nagpapansin ng Ginoo sa mga para kakabantay. Ito na, simba po doy, na ampukot, na basa-basa kong Bible, di ba natin mga Facebook, na yung mga gina, Word of God, side scroll. Ako gina, pamatian ako, na yung mga Christian music. When adversity comes, we are suddenly faced with a problem and pressure that our for us to resolve the thought for us to resolve the thought. Sa diya, makaatubang tagkalisod daw. Makaatubang tayo yung problema. Problema dyan sa family, di ba? Dili mo kasi na ako si mong bana. Buktas kasi mong anak. Napangutanan na ka sa naliwat. Ikaw, mo, ikaw, mahinahan anak. Ikaw, mahal. Problema kasi mong pinansyan. Nanang dili mag-uni mo, bro. Hala, trabaho. Nanang wala, jami pa yung bugas. Kanang trabaho, gihin mo ni mo. Sakit. Dili mawala si Mr. Trangkaso. Mr. Ubo. Balik-balik. Alos na kuwana sa mga tambal. So, makalisod sa ito ang pag-atubang. Our inward response should be Psalm 25 verse 1 and 2, nagingon, Psalm 25, 1 o 2, Kanimo o Ginoo, nagaampo ako. Verse 2, Kanimo o Diyos, misalig ako. Ayaw in taon itugot nga pakaulawan ako o biay-biayon sa akong mga kaaway. So, una itong response. Sadyang naatay mga kalisod. Sadyang to bug out sa to ang situation. Halos, saan mo pagpaningkamot? Wa mang yapon. Himo na itong gingon ni David. Nag-ampo siya. Ingon niya, verse 2, verse 1, chapter 25 sa Psalm. Kanimo o Ginoo, nag-ampo ako. Kanimo o Diyos, isalig ako. Dua lang. Pray o magsalig. Amen? Are you there? Adversity continues and our human strength is drained. Kung ang mga kalisod, magapadayon sa ato ang pamilya, sa atong financial,
na sickness, ka emotion, ang may tabuan na ang ato ang kusog, mabala, mag-drain ba? Sa may tabo sa tuwa pag mag-drain. So, hinunta mo na ito ang Matthew 11.28. Kung sa Matthew 11.28, doon ka mo kanako, kamong tanan, gikapuyan. Kinsa diri ang wag gikapoy. Ang taas na tingin. Naba diri ang wag gikapoy. Doon ka mo kanako, kamong tanan, niya gikapuyan. Gawas na gikapuyan, sa pa? Gibungatan. Kinsa diri ang wala gibungatan. Bungat ng nakakay utang ginabayaran, bugat ng nakakay sakit maintenance, bugat ng di magkasinabot si mubana, halasing nagdiri, singagdito, bugat na oy, gaan ba na? Di mo makasinabot si mubana? Di mo makasinabot si mga anak? O di mo makasinabot sa kwarta kay magpalayo si mo? Bugat ng kwarta, kwarta si kwarta, magpalayo man. Doon kamo kanako kamong tanan na gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Hello? Kinsa na gipasan na mo hinungdan na gikapuy o gibugatan? On sa inyong sa Ginoo? Asa na mo doon? Pastor, maraming patapad. Tayo mong silingan, pariharapan mo. Nakikilala niya mo dato. Ayakay, ikaw hindi kakasakan. Sa Ginoo. Yung niya, dool ka mo kay Jesus. So, klaro kayo na ang atong situation dili ni para silutan ta. Balakwaon ang atong attention. Gusto sa Ginoo, ibalik ta siya ha. Say, suko ta sa Ginoo. Ikaw po si Balor. Suka na nagsimba ko ng sakit ko. Suka na nagsimba ko, wala ko ikikaon. Suka na nagsimba ko, nagkalisod-lisod noon ko. Na naman, wala mang kani, niduol sa Ginoo. Niduol kasi mong kailo na parang yung mga problema. So, ingon dari, muduol to sa Ginoo, tungkol kay, halos nagaan na mong ito ikapoy, no? Yun sa dari, once a week lang ka po yan. E pinasabalay. Problema kayo na unsa sudanon sa unto, unsa sudanon sa buntag, unsa sudanon sa panihapon. Kanya mag-subak pito kag bulan diha. Musa ko yung mga sila tag bulan ani. Yan ko meron ko nag-ihatag pa rin pa yung karani. Yan. Kapoy kayo, di ba? Sige, yaw-yaw, kapoy po na mamati, kapoy po na gayayaw. Kaya mabuhana, ikon sa Ginoo, duol ka kang Jesus. Mahadlog ka naman siya, magubat mo lang ang hirap sa Ginoo. Ako, honestly, halos napunan ako yung duha ni kapitan. Hilak na lang tani. Duol ka kang Jesus. God's ultimate purpose is getting our attention. Muna yung hinungdan, because God is a jealous God. Kung sa pagkasilusa, siluso, masiluso ang Diyos. Isa gusto na nakailahing simbahan. Mga butang na ginampayag din nato sa Ginoo is consider our God. Ilan? Ngunia, seek ye first the kingdom and all this thing kingdom and his righteousness. God's ultimate purpose is getting our attention is to conform us to the image of Christ. May mga time na ginapre na ito ang atong batasan. Ako ang batasan, ginapre na ako. Lala man noon. Gusto ko maging buutan. Isa ko pagpalaaway. Di ba? Gusto ko mag-behave ta. Sa isang kabantay, naging ka na dahil ka. Abi na itong hinay pa itong istorya. Ay, ginaan naman ko mag-istorya, God. Ginaan naman ko. Ako ang magunong batasan. Ang gusto sa Ginoo, dili imong batasan, kundi ang batasan ni Jesus. So, muna ang purpose sa Ginoo, ipaagitaan ng mga
situation na ni para modul ka sa Ginoo, para matakdal ka sa patasan sa Ginoo. Amen? God's ultimate purpose is to getting our attention is to conform us to the image of Christ because of this all the adversity Romans 8:28 all the adversity tanang kalisod, family problem, financial problem, sickness problem, emotional problem, spiritual problem, intellectual problem working for our good Romans 8:28 paano maging work for our good, hindi mo makasinabot sa kung banaw asawa. Hindi mo makasinabot sa kwarta. Yung sa anak ko sa ayaw-ayaw, wala yung yun. Dahan-dahan si kwarta. Sickness. Halos na lang taga-kwan, hindi mawalang balatian. Maayong isa na, napulong isa. Di ba? Halos na na-cancerous na imong bulsa. Emotional, hindi mo ma-overcome. Spiritual, nagluya ka. Nagmala. Nag-uga. Ang intelektual, mula buputo na yung utok sa pamalandog sa mga pagpadato o ayaman. So, sayin mo na ito. Come to Jesus. Hello. Tugod niya yun yung mga kalisod, kaya gusto sa Ginoo mapariyatan, kinasulayan ko na ba yung changes. Kung sa ba yung mga weakness sa mga kinabuhi? Kung sa ba ka dati? Hilig pa ka mamalikas? Pero may natistingan kung kaya ba nyo mo pugnan. Hindi ka ba masuko? Ako, ginabantay na kabalingon na ako. May time gina. Hindi ko bantay ba? Nasuko aday ko. Abalaan ba na pag mag-strong na akong tingo. Napasto, relax lang. Ay, suko aday ko. So, muna tayo na para makamakal ba kung asa na takutob sa ito pagpangalagad sa Ginoo. Through it, we learn of Christ who is meek and lowly and His burden is light. So, pinagin na ni atong solution na ni is to come to Jesus. Ikakuin na ta, kipugatan na ta, ano yung sa Ginoo, I will give you rest. Sino mo na yun na rest? Dahil ang rest, rest sa wait. Ay ang pagpahuway dahil ang pagpunta. Pwede ka magpahuway, pwede ka pwede magpunta. Pwede ba kakapunta sa mga nanay? Ipahuway ko ka, di atan mo yung laglaas ako. Isa pa na, muon sa public company mo. Muontag ko ka, murisayin ka. Para ni mo, pirma. Murisayin ako pagkainahan. Murisayin ako pagkaasawa. Hindi ba dahil na? Pagpangalagad sa Ginoo, pwede ka magpahuway. At ano po lang lugar? So, kwarta? Ay, may bayan tulad ko, no? Kailala mo sa mga taga-tila, no? Ito ba, pahuhuan mo ito gamay? Hindi kasi mong balay, kaiko problema. Paglingi ni mo, may sulod ang pugasan. Paglingi ni mo, ayo, utang gawal. Ling ang tindahan, maulog akong pagkita, kaya nakakaitulista. So, doon sa Ginoo, huway-huway sa para makauna ko na ito sa'yo maayo. So, ang pinaka-purpose, why this adversity, ang kalisod, misfortune, ito layo ang panalangin, yung malasa nyo. Ano mo, ang pamaagi di ani, God's way of getting our attention. Pag anak ka sa Ginoo, busugod kang sarili, ibalik yung kanya. Kasi bilang ka ito ilagpalayo sa Ginoo. Remember ha, ang 1,000 years sa tua, one day rang sa Ginoo. Di ba? Kasi yung asa ka mo ito, ibalik ka niya. Gusto ba ka na matanggalin mo ang kamo? Tanggalin mo ang tigil? Mga hiwi at nawag, eh, agit ang disgrasya para bubalik ka pangalagad. Samtang kumplito ang lawan, walay balda, pangalagad na. Ayaw na ta na mag-anag. Basta musimpa mo ng tao. Pero sawan man eh. Naisa ka ka makasyan sa bukit. Gawaran mong simpa mo yung lakbang. Nagabaliya sila mga ratis. Yung mga manang ko nito. Oso. Anang pastor magit. Brad, simpa na ta. Ay pastor. Na ako ginakulat na customer. Para mahalin akong ratis. Ratis mo nito.
na ang pangito na ako na it, ang ilang lugar dala na sa pato sa lungsod nabot ang panahon nag-atake yan lang agad na pastor ay Brad masinto man ako pero isa man eh hindi mo kalaka ayaw ko laka ang Ginoo mga tagnag warning 1 warning 2 warning 3 warning 4 pag warning 5 di pa dyan ka mo tuo sa iyong warning aray mo. Hello. Mas di na ginangupakot sa Ginoo na kumplito atong gamot kaysa mawalaan tayo sa katundlo. Mas di na ginangupak-ampak sa Ginoo na kumplito atong tiil kaysa isa na. Hello. Mas di na ginanang mismel niya sa Ginoo kaysa mga nalangga kay misya siya ka. Sigson, kini mga kalisod na mong nagagian, unsang purposan eh? Getting your attention. So remember ha, anak ka sa Ginoo, manang Ginoo kapapansin sa ito ha. Inaalaw niya na maalar ko pa, alaw natin bugas, alaw natin kwarta, alaw nang sakit ta. Sige sa Ginoo na, I am your healer, I am your provider, then my Lord ay wisdom. Ngayon din ka, maabot ang blessing. Ito po na lang. And next! So hanggang number 2 ang tataman. Open your Bible in the book of Hebrews in chapter 12. Okay. Maybe dito din mahumaning ikaduwa. Puro ato na yung abalikat siya na. So ato lang siya na yung pan. Chapter 12, verse 6. Okay? Abraham, chapter 12, verse 6. For whom the Lord he chastened. Kinsa ka itong mga ginadisiplina. Mga ginikana na nangadari. Nabumuhi tayo ng mga disiplina sa mga anak. Hello? Ibu bagi disiplin yang mana? Kamu dalam kasih. Do you discipline your child? Dari satu nga. Ibu bagi disiplin yang mana? Welcome. Importante kayo ang pagdisiplin. Pero dapat kapalo ka mo disiplinan. Hindi na matanggal panahon bunalan ni mga anak. Dapat na kayo warning, di ba? Kaya na naman, pag sige bunod sa mga anak, mahimo na siya ugat ka na anang immune na siya ba? Muna kasagaran, matingaras yung anak na kusog yung manumbag, kay immune na siya sa sakit. May mga time, muna yung pro, kinanglan po natin sa Proverbs in chapter 23, train up the child the way he should go when they were old and never depart from it. Labi na kung dagko na, di na yung manipinda ang anak kung dagko na siya kay kaking anak prinsipyo, sa bata pa. Still yan na pa, ba? May unod. Di ba? Next is, unsa daw mga adversity is God is our assurance that God loves us. Kanagin ang tawag ito na chastening in English is to correct, to instruct, to discipline. Even me, how many times man na nakadawat po kung mga correction? Sometimes, upright na. Usay, pagdungo pa si mukhang suot, pagdungo pa si mukhang banda, usay, mukhang kagam. Tama po, di ba? Kung nakabal na pamagi sa Ginoo, nagipakita that our assurance that God loves us. Ako nagpasalamat po sa Ginoo na na is someone nagigamit sa Ginoo, Lord, kanya nga, Pastor, di na tama. Kung nagpadayin ko sa kong dibate, kasi may tabi sa kuha, magubak ang testimony, magubak ang 50 years na po ang pangalaga na sa Ginoo. So sometimes, kini mga adversity, what is adversity? Hello? Adversity is? Kung sa Tagalog? Kahirapan. Sa Bisaya? Kalisod. In English, is difficulties and misfortune. Sabi ko, another translation of misfortune,
bad luck. Turn sa earth, makalimutan na malasa ni Moy. That is adversity. Unsa-unsa kini mga difficulties? Ako ang gikuan, number one is family. Kalisod sa pamilya, dili magkasinabot. Ikaduwa, financial. Isa ba na, wa na gisod sa financial. Congrats. Tagay ko niya. Ikaduwa, sickness. Kinsa ba diri ang wa nagsakit? At least, wa mo nagsakit. Next, emotional. Kinsa ba diri ang wala nag-ibatang emotional struggle? And next, intellectual, na halos mubuto yung mga utok. Sigunahuna, sagiwin mo yung unahuna. And last, spiritual, malana ka, uga pa kaayo. Warang pag-uga pa sa bulat, nag-gibulat sa makadaghan. That is adversity. And number one is getting our attention. Ang Ginoo nagpapansin na sa imo nga. Na, sobra na imo pagka-overthinking ba? Ang Ginoo na, sobra na yung pagkabalaka. Ni ako, I'm here. Di ba, ang Ginoo? Usay, pahilako niya ka. Oh. Next is, our assurance that God loves us. Pag naimokulik sa imo ha, magpasalamat ka. Hello? Kita darasa ko, okay, kurik siya. Nating ba naman, oh, ha? Kapalo ko, ano eh, kung pain mo, skilahan ko niyo. Di ba? Ano ito ang term, ha? Ikaw ba mag ako? So, training ko sini. Di ba? May nakakita na wala na ito nakita. Well, nagpasalamat din ko. So, thank you for loving me. At yun sa mga kurik. Usahay, daw lahi ng approach pero the same yapon na ang correction. Ano man, love niyo eh. Pag love niyo isang katao, concern ka. Di ba? How about our God? Duha kong respond ana eh. Atin mo samutag ka initon o magpalay kita sa Ginawa. Di ako magsimba. Sige ng trabaho. Huwag mag-gapin na ipon. May pagdila, magkatila, magsimba. Di ba? May utat sigit ilibin na lang at magtrabaho. Looking for my saving. Hello? Sigit ilibin, di ba? One mic, masulusin mag-close. Masulusin ka mag-uli. Naman na mic zone, ito ang partial, katong oras hindi na mutugot. And I hope, masabta na ito, na walay problema, walay kalisod, na nag-abot sa imo, accident din. Kung unsa ang situation pa malandungi, ang Ginoo, kaginahanggan sa inyo. Kita ang lawas sa Ginoo eh. Kita ang kamot, kita ang tiil, kita ang iyahang mga tudlo. That's why gusto sa Ginoo na kanang iyang kamot, tiil, dapat na asa yang buluhan to. Pero ang lindo sa Ginoo, dili ka dayon i-judge. Taasin pa ilo mong Ginoo, pero ayaw ka na maabot na sa punto na mahurot ng limit para sa inyo. Sige, nagtayongan na ka para makasimba lang ka. Sigot mo na. Iminusin mo na ka para makasimba lang ka. Tantang kumplito itong lawas. Simba, pag may problema, ihinak sa Ginoo. Siyagit ito, Lord! Tinan ako kaya. Hinak! Pag umanin mo hinak, matingala lang ka. Na edi, tsyong, ano ba? Well, aking mana, dada yung pamaagi na wito, ay, tama, no? Ano man, nagbibilang Ginoo, na kung nangyimuanin mo. Dili solusyon ang pagpunta. Dili solusyon ang pagbiya. Pakuway lang. Okay, any question? Next Sunday ato ang panang assurance. So, wala ka na yung taas-taas niya siya. Dili pwede na ato lang agad dapat ato yung hinahinayon. Okay, kasi mapasok na kung idrit sa hungit, kainit, makayo. Okay, this Sunday, study about how to understand adversity. Ano sa adversity? Kahirapan sa ibisaya? Kalisod. Kung sa bahay mong kalisod ka ron, gigian, kanang tanan, number one is, hello, look at me. Getting your attention. Ano sa ay matingala ka? Pero hindi nagpapansin siya. Ginapaalam niya ka ba? Oh, akin naman na. Ayun na. Pag-ahiyay niya kasing-kasing. Okay, praise God. Wala tayong mga pangutana. O kung dugang. O ang pangutana, dapat tayo nasaktan. Ayun sa mga teachers, pag silent, huwag pasagot niya nasaktan. Okay? Isa na ka-word na mabili na ako, walay aksidente.
Di alam mo sa Ginoo na magpalayo ta para makita ang tabaon sa'y kinabugi sa talaga palayo. Nindot ba? Ang nindot, nabupang ko sa'yo mo ha. Palayo sa Ginoo. For praise God, ang kinabugi, 20 years na mo nang alagad. Pero mas piliunan ko kapag palayo.